Buti nga, hindi ka pa matutulog, ha? Kasi, papa rito, mama. Ano? Pupunta rito, mama. Gusto pa makutang. Sana sinabi mo, wala ako. Naman si John. Eh, gusto ka yatang makita at makausap, eh. Makita lang. Ayoko nga makita, eh. Kakausapin pa. Ito naman, no? Eh, alam mo naman, ayoko makikita yung mama mo. Bakit naman? Aba, kung hindi ako nagtitimpi, aba, Sis Marie Josep, eh matagal nang nawala ang voice ko, baka nakalimutan ko yung aking moto. Moto? Bakit? Ano ba ang moto mo? Be kind to animals. Diyan, ha? Sobra ka naman. Alam mo, kung minsan, dinadaan ko na lamang sa tawa, pero katotohanan, eh, parang nasasaktan ako niyan, eh. Oh, eh, paano naman? Mama ko rin yun. Oh, ito naman, di ka na nasanay sa akin. Eh, nililigawan pa lang kita, sinosombraan ko na yung mama mo. Ito naman, oh. Hindi ka na nakuha, biro. Ano ba makakain natin? Kung kakain ka na naman, kakakain mo lang. Karin ako. Ba, amoy chiko ka. Mukhang nadaan na ka ni Ramon Rebilla tsaka ni Bong Rebilla. Nakainom lang ako ko at Dali. That's what I mean. Kasi birthday ko ng boss namin, pinagbigyan ko lang ako, hindi ko matanggihan eh. Uy, sana gumawa ka ng paraan na makaiwas sa kanila. Baka makuntog mo ako. At ano ba meron at kaganyan ka? Birthday nga ang boss namin, Dali. Pinapilitan mo. Hoy! Pinagbigyan ko lang kasi nga birthday na. Mukhang marami kang nainom. Teka, pinagbigyan? Pinagbigyan mo? Oo. Eh, sana gumawa ka ng paraan para nakaiwas ka doon sa inuman. Maski pa birthday eh. Dali. Hi. Ano yan? Pinta mo na. Ah? Tama na nakakaya dyan sa asawa mo, ganyang uwi ka lasing. Lasing! Hindi, birthday kasi ng boss namin, eh, napainom ako, eh, pinagbigyan ko lang kasi hindi ko matanggihan, alam mo nga, di ba? Sana umiwas ka, kako, gumawa ka ng para makaiwas, nang hindi ka na nakalasing, nakainom. Daddy, gumagawa nga ako ng paraan para makaiwas. Eh, ilang bote ba nainom mo? 18. 18? 18? 18 lang. Ang nainom mo, 18 bote? At gumagawa ka ng paraan? Umiisip nga akong paraan. Nang makaisip ko ng paraan, nakakalabing pito na ako. Eh, ginawa ko ng 18 para one for the road. One for the road? Ba, walang yan. Mukhang Marcos Highway ang ginawa nyo. Napaka 18 bote, ininom mo. Alam mo kung magbibigay ka, Rolly, dapat isa o dalawang bote and that's it. Nabihin mo, bye-bye, may pamilya pa ako. Ang tagal na mag-isip, mami. Halika na nga. Sige, punasan mo nga muna yan. At ako'y mag-iinit ako ng kape. Makainom ng black coffee yan. Naku, ewan ko naman sa mga taong yan, ano. Ano napapala nila sa pag-inom ng alak? Ewan ko. Ko, nagsalita. Nagsalita naman ng sugapa. Ko, ikaw nga eh, kung hindi ko naalala yan eh. Alkoholik ka na ngayon eh. Overacting naman ito. Oo, eh, hindi ba? Hindi naman ako ganun uminom. Oo nga naman, hindi. Sobra ka ba? Masahol ka pa sa anak mo, baka hindi mo alam. Yung anak mo, lasing lang at tahapay-hapay nakakauwing mag-isa. Ikaw, dinideliver. Ano ko, pandesal? Anong dinideliver naman? Aba, hindi ka na makatayo eh. Kumisan dyan ka pa natutulog sa labas eh. Yung punta-punta mo sa tindahan ni Aling Upeng. Yung pupunta ka ron, umuwi ka, lasing. O eh, paano naman? Hindi naman para ako uminom pagpunta kay Aling Upeng. O eh, para ano? Para mag-meeting kami ng mga barangay. Oh, yan na nga eh. Mi-meeting. Pagkatapos ng meeting, tuwing magbi-meeting kayo ng kabarangay mo, uuwi kayo, lasing ka. Paano napupuspond ang meeting? Eh, paano hindi mapupuspond naman ang meeting ninyo? Eh, sa lasing na bago kayo mag-meeting ng mga kabarangay mo, kayo-kayo nag-aaway na. Nagdi-diskusyon na. Oh.
Kaya yung mga meeting-meeting ngayon... Kumisa na eh, pagkahihintayan, hindi kami nakukumpleto. Ganun lang naman yun eh. Diyos! Bueno, pero hindi ako ganun, moderate ako, minum. Ang nga po kong magagandang kasing ganda ng kanyang lolang, mabuting hindi nagmana sa ama. Etcetera, etcetera. Pero wala. Teka. Ma. Wala ba mga bata? Ah, wala sila. Natutulog na. And thanks for coming. Teka. Parang ang tilamsik ng salita mo eh. Parang gusto mo na akong palisin. Ganun ba? Magaling ang ESP nyo. May pagka-psychic kayo. Narinig mo? Narinig mo yan? Diyan naman, oo. Eh, talagang hudas! Balabas, Estas! Talaga ako'y nanggigigil sa'yo. Anong balabas? Barabas! Talagang ikaw, oo, puro konsumisyon ng anak ko. Hoy, alam mo, Jan. Sa galit, naging balabas eh. Alam mo, Jan, kung hindi lang ako'y natatakot na mawala ng asawa ko, ng asawang anak ko, naku, matagal na ka tang pinaligpit! Oh, gusto kong iligpit ka! Pasasalvage pa ako, tinanong. Talaga, naku, nakakainis! Ma, wag na. Ano? Hindi pa sabi ninyo, gusto ninyo makausap si Jan? Sinabi mo yun? Kanina. Ikaw ang may sabi. Hindi, kanina sinabi. Ay, kanina yun! Kanina yun, pero ngayon hindi na dahil sa mga ginagawa nitong kadukuhan sa akin. At pag-alipusta sa akin. At pag-aano sa akin. Pang-iinis! Talagang hindi na talaga. Ayoko nang talagang kausapin siya. Talaga? Naku. Effective ang strategy ko. Narinig mo? Oo, narinig ko. Hindi ikaw ang sinasabi ko. Hindi ikaw. Sorry. Pag nakikialam ka ba? Sorry ho, hindi na mauulit. Huwag kang makikialam, ha? Kasi naman kayo man dyan eh. Wala na kayo nakita kundi si Donya Delilah. Bel, laki ng amo mo yan. Maaari ba hindi ko makita yan? Oo, ma'am. Ikaw, binibigyan mo pa, pinipid mo pa para ako kwanin ng kwanin, tuksoin ng tuksoin. Ha? Huwag kang makialam, ha? Huwag kang makialam dito, ha? Huwag kang makialam. Huwag kang makialam. Huwag kang makialam. Sinasabi ko na sa'yo. At ikaw, ha? Tandaan mo itong sinasabi ko, ha? Ang ganda ng panik yun. Dapat, ha? Hindi pantay. Kung hindi lamang ako nagpipigil sa'yo talaga, ha? Baka ang akala mo, natutuwa ako sa'yo. Hoy, tandaan mo itong sasabihin ko sa'yo, ha? Lahat ng sabihin ko, hindi mo iniintindi. Paano mo maiintindihan? Eh talagang ayaw mo intindihin. Akong binabarubas mo ng binabarubas na ganyan kung ano-ano mga kalukuhan sinasabi mo sa'kin. Oh, ano ngayon? Ano ngayon ang sasabihin mo? Ay, wala ho. Anong sasabi ko sa'yo? Tandaan mo to, ha? At ikaw naman, ha? Yung asawa mo palaging ganito lang ganito ang ginagawa sa'kin, ha? Ay, kayo na bahala magpasensya, mama. Pasensya? Oo. Bakit? Pasensya? Anong pasensya ang ibig mo sabihin? Eh, dati na naman kayo nagpapasalamat. Ako naman ay nagpapasalamat at napupunta kayo dito. Pasalamat ka talaga sa akin at masyado ang pangunawa ko. Malawak ang aking pangunawa. Kung hindi, sa galit ko sa'yo, maaaring tsad-tsaring kita ng pinong-pino. Ewan ko lang kung ano mangyari sa'yo. Talagang ewan ko kung ano mangyayari sa akin kung tatantarin niyo ako. Pero ako, alam ko mangyayari sa inyo pag tinantad kayo. Ano naman dyan? Ba, maliwanag na pork chop. Hudas! Darabas, Estas, at ikaw naman, Magdalena Lucifer, asawa ni Poncio Pilato. Ginagatungan mo pa, ginagatungan mo pa. Magsama kayo, o, kayo magsama. Hindi na, makauwi na. Uwi na kayo. Sobra! Salim, hindi na lang, hindi porke lagi ko na lang pinagbibigyan ng mga kahilingan mo, ang lapit mo. Aba, eh sumasobra ka na. Ate, matunan mo. Palagi na lamang pera ang lapit mo sa akin. Pera, puro pera ang nasa bunganga mo. Eh, alam mo naman wala ako, ibang malalapitan kundi ikaw eh. Wala kang ibang malalapitan kundi ako. Bakit? May BO ka ba at hindi ka makalapit sa ibang tao? Hindi, sa tanungan kaya lang nagipit ako. Tsaka ano ba naman hinihiram ko? 400 pesos. Lit-lit na halagang yun eh. Hinihiram ko naman, hindi ko naman... babayaran ko naman sa'yo pagdating ng araw. Alam mo, Matuselim, napakaliit na halaga yung hinihingi mo sa akin at napaka...
pinakawalang kwentang bagay. Maliit lang niya ang 400 pesos na yan eh. O pala naman eh. Pero, hindi kita bibigyan. Napakalupit mo naman natin. Hanggang ngayon ba naman, hindi mo pa nalilimot yung nakaraan? Sobra ka naman. Nasasabi mo ngayon malupit ako, ano? Pero hindi mo masisi ang sarili mo kung bakit sinunod mo ang puso mo. Hindi ka nag-aral na mabuti, hindi mo sinunod ang mga gusto ko o anong napangasawa mo. Ayan, batugan, tamad, pinakatamad na yata sa buong mundo ang napangasawa mo. Hindi, bale. Ang gwapo naman ang asawa ko. Gwapo? Oo, oh, di ba? Gwapo! Papapala mo ka ba't magbubusog ka ng kagwapuhan ang asawa mo? Gutomantyan mo! Ate, sige na. Nagipit lang naman ako eh. Kasi kailangan bayaran ko na bukas yung hinuhulugan kong TV. Hinilahin bukas yun pag hindi nabayaran. Hindi. Ikinalulungkot ko. Hindi ko mapagbibigyan ang kahilingan mo. Hindi kita mapapautang. Hindi kita mabibigyan ang 400 pesos na hinihiling mo sa akin. Sige, ngayon mo diwag. Alis na lang ako, ate. Maraming salamat. Matutin, ha? Ay! Ah, misis, nariyan pala kayo, ha? Ay, naku, matutin, ha? Hindi ko akalain na napakatigas pala ng puso mo. Eh, narinig po ninyo lahat ng napag-usapan namin. Narinig ko lahat. Kanina pa ako nakikinig. Lahat-lahat nadinig ko. O eh, siguro naman ho, naalaman naman ninyo kung anong reason ko, kung bakit hindi ko siya mapagbigyan doon sa hinihingi. Kahit na paanong laki ng reason mo at kahit na ano pang sabihin mo sa akin eh, mali pa rin ang ginawa mo. Mali? Hindi mo ba nalalaman yan? Hindi ka na naawa sa kapatid mo? Alam mo, yan ang dugo ng yung dugo at laman ng yung laman. Pagkatapos sa halagang 400 pesos lamang eh pinagkaitan mo? Aba, naku, hindi ko akalain matutina. Ganun-ganun. Bakit? Bakit? Sa akala mo ba sinabi mo pa na yun ang ganun-ganun na ginagawa ng kapatid mo? Kung yung ba'y may pera, maglalakas ng loob na pumunta sa'yo para humiram, humingi. O hindi ba naisip yun? Na balang araw, baka yung pagkakait mo na yan ng 400 piso lamang eh, ano malay mo, baka magpakamatayan? Naku. Dahil sa kailangan-kailangan ng pera. Kamatay? Ganun mo ba yun? Bakit hindi ganun? Hindi naman ilulusayin yung pera, kundi kailangan-kailangan. Sinabi pa, kailangan-kailangan. O di kailangan bigyan mo, bakit ganyan ang ginawa mo? Eh, pero misis, Ano? Sundan mo! Sundan ko? Oo, hanapin mo! Baka sakaling... Naku, ano manay mo, magpakamatay ngayon yan dahil sa hiya. Magbibis muna ho ako. Dali ka! Naku, itong tanto, may pera ka ba? Oh, meron pa naman ho akong pera. Konti. Magkano? Eh, may 10,000 pa naman ho ako pambili ng sapatos ko. Sandali ho, magbibihis ako. Naku, mamatay ako dito sa... Naku. Bilisan mo! Ano? Nakahirap ka ba sa ate mo? Hindi nga eh. Kala ko ba mapera yung ate mo? Para namang hindi mo alam eh. Di ba galit nga sa atin? Sabi ko na nga sa'yo eh. Malabo yung gagawin natin paglapit sa ate. Eh, paano ngayon yan? Bukas darating yung maniningil sa TV. Ikaw naman kasi, kung ba't ikaw manap ng trabaho? Pambihira ka naman. Hindi ba alam mo naghahanap talaga akong trabaho? Malayo lang sa akin talaga eh. Malayo, mailap. Eh, paano nga hindi magiging mailap? Eh, lagi ka nasa sabungan. Yan pa isa eh. Teka naman. Mahilig kang magsasabong, wala ka naman trabaho. Teka nga, bakit mo natin tayo usapan natin dyan sa pagsasabong ko? Ay, bakit hindi? Hindi ba kaya ako nakadispal ko ng pera dun sa amo ko dahil sa pagsasabong mo? Dun sa amo ko sa bakery? Oo, siya. Kalimutan mo na nga, huwag natin pag-usapan yan. Tao. Oh, ah, Ismael. Ate. Oh, Matosalim. Ate. Ba't ka na pa rito? Para ako kutsain? Para ako laitin? Hindi. Ako, ate, hindi ko na kaya. Hindi ko kaya talaga. Alam mo, Matosalim, ikinalulungkot ko, ano, humihingi ako ng paumanhin sa iyo doon sa mga nasabi ko kanina sa pagpunta mo sa bahay. Talaga naman tinitiis mo kami. Hindi. Alam mo, marami lang din ako iniisip eh. Maupo ka nga. Marami ako iniisip, kaya medyo nawala ako sa sarili ko. Eh, kaya nga ako nagpunta rito para ibigay na yung hinihingi mo. Oh, ito na yung 300 ay, na naku, perang... Huwag na! Sige na, di ba sabi mo kailangan mo ang 300? Kaya ito, binibigay ko na. Huwag na, ate, huwag na. Huwag na pipilitan sa akin yan, ayoko.
Di ba sabi mo 300 kailangan mo? Kaya nga binibigay ko na sa inihatid ko pa nga rito sa'yo sa bahay. Oh, wag mo na! Dahil... Eh bakit kulang ba? To! Eh 400 yung hinihingi ko sa'yo eh! Ah, kulang ang 300. Kulang? 400 oh, ang pera. Oh, teka, sandali. Hawakan mo, hawakan mo. Tatagdagan mo. Eh titignan ko kung magkano itong dala ko. Bigyan mo na lahat yan natin! Naku, sobra ka talaga. O sige, ayan na, ayan na. O bilangin mo ko ilan, ilan. Bilangin mo. 800! O, tinama na, doble pa. O sige, sa'yo na lahat yan. Totoo, ate, akin na ito. Naku, ate, napaka-bait mo talaga. Bait-bait mo, ate. Ah, Ismael, ikaw ba eh, ano? May trabaho na. Eh, wala pa nga, ate. Wala pa. Tagal nang walang trabaho yan eh. Eh, gusto mo ba namang magkatrabaho? Eh, kung pwede sana, ate. Aba! Pwedeng-pwede! Sige, magsadya ka sa bahay, ha? At bibigyan kita ng trabaho. Okay, sige. Hoy, talaga ni ate. Hindi na ako magtatagal. Magpapaalam na ako na kung marami pa ako sisingling mga pautang. Oo, hatid na kita, ate. Oo, ate, kita. Ingat. Sige, dyan na kayo. Ay, ate, dyan nga palun. Bakit? 800 yung binigay mo sa akin. Oo, na doble. Parang kulang eh. Kulang pa ang 800? Eh, kasi... Gusto ko naman kasi bumili ng bagong damit. Itong damit ko ito, pinaglumaan mo na ito eh. Hindi ba, bigay mo sa akin ito ng Pasko? Ito pa rin yung sinusot ko ngayon. Kaya ka humihingi ng perang dagdag sa akin para makabili ka ng bagong damit. Sana. Pwes, magpunta ka uli sa bahay at pumili ka ng mga damit ko doon sa cabinet. Talaga, ate? Oo, sige. Alis na ako. Ismael! Ay! Laka na! Thank you! Pabayad doon sa TV, ano ka? Bibilangin ko lang. Ah, bilangin mo. Yan, alis muna ako sandali ah. Oh, saan ka pupunta? Eh, pupunta lamang ako kay paring Ben. Nagpatay kasi ng baboy eh. Aamot lamang ako ng panigang. Nagkatay ng baboy si paring Ben? Oo. Oh. Basta kung kukuha ka ng baboy sa kanya, siguruhin mo lang hindi mama mo nakatay doon, ha? Dahil kung mama mo, tatlong araw mo na pakukuluhan niya, makunat pa rin yan. Ito naman. Tsaka may kwan na yan, maanggo na. Sige na nga, makaalis na. Ingat. Ano lang ako. Ah, sige. Tutina, huwag mo akong gugulatin ng ganot ako eh. Bakit nga? Nakaka-atake ko sa puso sa'yo eh. Kasi bang dyan naman? Yun lang mukha mo pag nakikita ko, nagugulat na ako eh. Gugulatin mo pa ako. Bang dyan? Ano bakit ba? Ano bang sadya mo? May kailangan mo sana ako sa inyo eh. Ba? For a change, nagbago naman ah. Bago yan ah, ikaw ang nangangailangan sa akin. Dati... Precisely! Precisely. Eh, actually, hindi naman ako talaga may kailangan sa inyo. On second thought, ako na rin. Ay, bruha. Huwag ka na English-English. Diretsuhin mo na kung ano yung kwan. Straight to the point. Huwag ka na magpaligoy-ligoy. Kasi uman dyan yung bayaw ko. Bayo mo? May bayo ka? Oo. Oh, bakit? Asawa ko ng kapatid ko, kaya bayaw ko. May kapatid ka? Kusus Mari Joseph naman, parusa ng langit naman yan, no? Nagkaroon ka pa ng kapatid. Ikaw lang parusa na eh, nagdagdag pa. Mang Diyo naman, para ba sinabi ninyong pangit ako? Oh, hindi ko naman sinasabing pangit ka. Ang sinasabi ko lang, yung mga lahi nyo dapat sinusunog na ta. Nang baka dumami pa. Kinak-exterminate kayo. Eh, sampu pa nga ho kaming magkakapatid eh. Sampu kayo? Sampu kami ho lahat. Kawawa naman ang mundo. Naging sampu po pa kayo. Dapat sa inyo, ito na, in-exterminate na kayo. Andiyan, pero sa biro, kasi o, yung bayaw ko, eh... Ano nga ba yung bayaw mong yan? Sandali lang, para kasi ngongot. Para kang bubuyog. Dinuran mo lang yung tenga ko yata eh.
Hindi, oh. Linawin mo. Ba't mo binubulong? Kasi yung bayaw ko, gusto ko sanang paturuan sa inyo kung paano ang paghahanap ng trabaho. Maghanap ng trabaho, tulungan ninyo. Ganon. Bakit nga binubulong mo pa? Eh kasi, oh, kasama ko na rin sa labas. Nasa labas? Mm. Eh, ba't di mo papasukin? Ibig mo ninyo sabihin, tutulungan nyo na siya. Eh, hey, Mar Joseph naman to si Mato. Kung yung ibang tao, tinutulungan ko. Ikaw pa kaya, eh, ibang tao ka rin. Sige na. Sandali ko. Halina ka doon! Mangjan ang bayaw ko, si Ismael. Ismael, si Mangjan. Pag-aaro. Kumusta ka, Bernal? Hindi, Ismael ho. Ah, Ismael, ah. Kapangalan mo kasi. Ah. At saka, yung kapatid ko si Matusalim. Kumusta ka kaya, Mangjan? Kawawa naman ang mundo. Ano ka mo? Magsalita ako nga ulit? Ang sabi ko, kumusta ko kayo? Kapatid. Ay, mapupo kayo. Mapupo kayo. Walang yan mga boses nyo. Para yung lumili kong kotseng matuli na biglang pumreno. Para mga itik na naiipit. Asawa mo? Oo. Oh. Siya? Wala bang diferensya ang mata mo, iho? Wala naman, o. Malinaw, ha? Malinaw, o. Nakakasama mo sila sa bahay, ha? Oo. Walang diferensya, tenga mo? Wala naman, o. Mangjan, siya ang sinasabi ko nga sa inyong bayaw ko. Oh, eh, maganda siya lalaki. Oh. Eh, wala kang kwan, ha? Sa mata? Wala naman, o, talaga. Walang trachoma, o ano? Wala, malinaw ang mata ko. Wala akong malinaw ang mata nga? Ah. Malinaw din magsalita ka. Mangjan, ngayon ko lang sasabihin ito sa inyo, ah. Ah, na. Talaga hong believe ako sa inyo, ah. Oh, baka na magsip-sip sa akin, tinan mo. Meron pang bilib-bilib sa akin. Ano ba yun? Diretsay mo na ako. Ano ba yun? Sadya mo? Kasi nga ako, itong bayo ko, eh, gusto ko sana paturuan sa inyo ng abilidad kung paano ho ang paghahanap ng trabaho at ng maturuan ninyo, ah. Eh, bagay, tama-tama ang dating niya. Madali yan. Bibigyan ko siya ng parte sa aking negosyong bibigay sa kanya. Talaga ho, naku, tama-tama yan. Kasi itong bayaw ko, alam ho ninyo, naku, tamad yung maghanap buhay yan eh. Kaya matuturoan ka ni Mangjan ngayon na kumayod. Turuan kita. Ganito lang naman yan eh. Meron ka bang kilalang ika nga eh, magiging prospect natin mamimili. Magbebenta tayo ng kotse. Wala ka bang kilala diyang medyo mayaman? Ay, meron akong kilala. Ayan, dahil kasi, dahil cheating ang pagbibili natin, Mercedes-Benz. Kinakailangan eh, mabentahan natin yan. Mayaman ho yun. Pero problema lang kasi marami na akong kotse yun eh. Hindi kaya tayo mahirap ang benta. Leave it up to me. Let me do the talking. At ikaw ay ubo ka lang doon. Tatahimik ka lang doon. Ako na ang bahala doon. Ayan. Ako, maraming salamat, Mangjan. Kasi alam ho ninyo, palagi na lamang silang mag-asawa o maasa sa akin. Kahit bago ko napakarami kong pera, eh, sa totoo lang, talaga ho, saan ko naman ilalagay ang pera ko? Eh, ba't di mo bigyan na lang sila ng pera? Ba't paghahanap buyayin mo pa sila? Kaya nga ho, Mangjan. Gusto ko ba ninyo yung tulungan ko silang maging tamad sa habang buhay nila? Eh, kinakailangan mag-asawa sila, may responsibilidad na ang bawat isa sa kanila, lalo na ang ama ng tahanan. Ah, alam mo, Mato, matagal na tayong magkakasama, ngayon lang kita napakinggan ng tama, na maganda. At saka yung pagtulong ninyo sa bayo ko, ako'y nagpapasalamat. Maraming maraming salamat, Mangjan! Maraming maraming salamat din, ho, Mangjan! Walang naman, walang naman. Sige, sige. Alis na ako kami. Salamat ho ulit! Salamat ho! Hindi ka nagkakasakit sa tenga, o ano? Hindi naman, o. Hindi ka nagpapahinuli sa umping, o ano? Sige. Mangjan, Papa! Sige. Sige, ha? Diyos ko, parusa. Pakasama mo talaga niya ng mga boses pagka hindi naman nabasag ang salamin ng tenga mo, ewan ko. Masya? Masya? Ikaw ba, Ismael, eh,
nakapagpatingin na sa doktor na sa mata. Sa akin, Dr. Almeida, yung ENT. Eh, ang tingin ko sa mata mo eh, 1,000 ang grado niyan eh. O baka naman may trachoma ka, o katarata, glaucoma. Di naman... May patingin ka, baka kailangan mo lang magsalamin o contact lens. Di naman, huwag. Sana naman, bibiro niyo naman ako. Eh, ikaw kasi eh. Basta ito ang gagawin natin. Pagdating natin dito, pagdating niyan, ano pangalan niyan? Sabel. Pagdating niyan, Sabel na yan. Yamot akong makikipag-usap, relax ka lang dyan. Ha? At nang matuto ka ng mga persuasive talking, yung mga sales talk, at nasa ganun eh, konting laburite lang dyan ang kailangan eh, at makita mo na akong bahala dyan. Sigurado mo ako mang dyan, kayang-kaya niyo yan eh. Kayang-kaya, basta nagawa mo na yung party mo, I'll do my share. Na ako naman, ikaw nakakita ng buyer, ako naman ang magbebenta sa kanya. Pero hindi ako kaya tayo mahirapan kasi nakita niyo, dami niyang kotse sa labas na eh. Leave it up to me. Diyan mo ma, yan ang challenge sa akin eh. Yan ang gusto ko. Bakit ba para makapag-split tayo pag kumita tayo? Ay, kumusta na? Isabel, si Mang Jan nga pala. Si Hi, Mang Jan. Hi, Isabel. Ano may paglilatid ko sa inyo? Maupo ka. Mamaya na lang. Ano mamaya na lang? Yung, ano ba yung tanong mo? Ano maipaglilingkod ko sa inyo? Akala ko inaalok nyo kami ng kape o sandwich. Pero kung mapilit ka, sige. Gusto nyo ba? Mamaya na lang. Okay. Mamaya na lang. Ang importante, kanya kami na parito. Eh, dahil nangihinayang kami kung mapapasa ibang kami pa ito, ipapamakikinabang. At sayang naman to, very reasonable at very comfortable tong coaching ito. Kanya eh, ang gusto namin eh, kayong makabili nitong sasakyan nito. Kanya kami nagpunta rito, iaalok namin sa inyo. Marami na ho akong kotse. Hindi niyo ba nakita sa labas? Nakita ko namin, pero wag mo kayo magagalit. Chicken feed sa kotse, iaalok namin. Pambihira ho itong kotse nito. Ano bang klaseng kotse? Ito ho'y Mercedes 500 VE. Anong VE? Very expensive. Magkano naman ho? 1 million pesos. Kanya nga nasabi kong very expensive. Pero yun eh, very expensive sa amin. Pero para sa inyo, yakang-yakan yun. Ikaw lang, ika nga eh, patuka lang sa ibon yun. Sa bagay, totoo ho yan. Kayang-kaya ko yung 1 million pesos. At ito, hindi naman kayo manghihinayin sa kotse nito. At ang comfort, very luxurious. At para pag nakasakay na kayo rito eh, para kayo nasa himpapawid. Na suwabe. At pag nakasakay na kayo, para bang ayaw na niyong bumaba sa kotse ito. Pwede ko ba nating matingnan? Oo, nandito. Mm. It's ready for scrutiny. Baka gusto niyo punta natin sa labas. Sige. Okay. Matingnan mo. Ito ang cheque. Paid to cash. 1 million? 1 million na tumataginting. Ibig mo sabihin, nabenta mo na yung kotse? Alam mo naman sa bentahan, basta John Puruntong, the best, number one sa bentahan. Kaling mo talaga. Di ba, makano ko binibenta mo yan, 700 lang, di ba? 700. So? Akin ang bahala, ako na ang bahala magpatok sa maliwanag na magkano akin dyan. Maliwanag na maliwanag at 300,000 ang komisyon mo. Exactly. kailan ko naman makukuha yan? Bukas na bukas. Kakas ko to sa banko. Pagkatapos, sinadaan ko sa bahay mo, yung 300,000. Kinakailangan dahil marami akong pagbabayaran eh. At kung magkalala dyan, at marami pa tayong pagkasamahan, marami ko pang bibenta sa aking kotse. Basta kotse, mahirap na lang magsalita. Hard to speak. Basta sa bentahan. Alam mo eh, magaling tayo sa bentahan eh. Alam mo ba yung ako dati ahente ng kwan, air conditioner? Air conditioner? Nakapagbenta ako ng 48 air conditioner sa Baguio. Isipin mo, Baguio, nakakapagbenta ako ng air conditioner. Ganun kahit katinik sa pagbibenta. Ganun tayo kagaling. Kaling mo talaga. Aba, sinasabi ko nga sa'yo eh, yung kumpare ko namatay. Namatay? Oo. Yung kumpare ko, nabentahan ko ng 2 Amerikana doon sa yung asawa nung namatay. Para saan yun? Ba, pamburol niya. Patay na, nabibentahan pa natin. Ganun tayo. Talagang matinik ka, ha? Ibang klase yun talaga si Mang Jan. Ayoko nga maniwala hanggang hindi ko nakita eh. Meron pa ba kayo pabebenta sa akin? Pabenta nyo na ako. Kung ano man niya, ibebenta ko. Talagang maswerte ka nga. Kaya
magdidikit ka lang sa akin at yayaman ka dyan. At ikaw din. Ano pa ba ang pabebenta mo? Marami pa ba yan? Marami pa tayong Mercedes-Benz sa bebenta mo. Good, good. Alam mo yan eh, yung pagbebenta eh, kuwan yan eh. Hindi kuwan yan eh. Hindi swerte-swerte lang yan. Ibig mo sabihin eh, yung pagbebenta mo yan eh, hindi true experience. Bah! Ang pagbebenta, sinasabi ko sa'yo, meron kang kinakailangan kuwan eh, scientific ability sa pagbebenta. Gagamitan mo ng konting bukilya, at saka konting personality, sasabayan mo ng konting sex appeal. Hindi lang sa experience yan. Kinakailangan din eh, magre-research ka. Magbabasa ka ng mga makabagong pamamaraan sa buhay. Kamukha nitong libro na ito. Diyan, nakukuha ko lahat ang mga napag-aaralan ko sa pagbebenta. Baka gusto mong bilhin, 100 pesos lang yan. Dito lahat? Nandito lahat yung mga pagbebenta, dito ko natutunan lahat yan. 100 pesos lang? 100 lang yan. Bay, ako nakukuha niyan nang may matutunan ako. Gusto mong bilhin? 100. Here's your 100. Oh, saka na rin, nang matuto ko. Nakita mo? Nabentahan pa kita ng libro? Ganyan tayo katinik. Diyan, ano kayong ginawa niyo? Kaya ba bilhin sa libro? Kanamay nga, 5 piso lang bili ko ron. Ano mo ba? May pamasahin na tayo. Sige, ha? Alis na kami. Sige, manjan. Bebenta tayo na ulit, ha? Bukas. Oh, yung 300,000, ha? Bukas, nasa bahay niyo ko. I will be expecting it. Smile, tipak tayo. Ayos. Naku, sweetheart, maniwala ka. Ang galing-galing talaga ni Mang Jan. Talaga? Ultimate may-ari ng kotse. Nabentahan pa ng libro. Oo, eh, natutupan naman doon sa mga gimmicks ni Mang Jan. Medyo. Pero palagi ko, talagang mag-i-enjoy ako magsasama kay Mang Jan. Alam okay mo? Na okay siya. Ang galing eh. Dapat, sweetheart, matuto ka para pag marunong ka na mag-isa, kahit ikaw lang pwede ko na magbenta, di ba? Oo. Saan na yun? Pero ngayon, sasama muna ako sa kanya. Sandali. Bakit ako ulit, ha? Ako, ate. Wow, naku. Buti lang dumating ka. Bakit? Magandang balita. Napakagandang balita. Ate, ikaw, buka. Malik, ate. Ano magandang balita? Napakagandang balita. Buka, ate. Ano nga? Tungkol saan? Sumama ako kay Mang Jan eh. Nagbenta kami ng kotse. Oo, oo. Eh, maganda yung kinalabasan pagkakabenta namin ng kotse. Sabi ko na sa'yo. Swerte, ate. Oo, talaga si Mang Jan. Naibenta yung kotse, magkano ba ang talagang presyo nun? Hindi, pinabibenta kasi nung may-ari ng 700,000. Sa kanya na yun. Oo. Kami na bahala magpatong. Ayun. Eh, magkano yung nakapatungan? 1,000,000. Wow! Oh, di ba? Wow! 1,000,000 eh, di meron din 300,000? 300,000. Oo, oo. Kung ano yun? Teka, paghahatiin pa nila yung 300,000. O, di tigo 150,000 kayo. Ako, ang laki nun! Aba, matutita! Matusalim! Marami ka nang kuha na yun! Nako, sweetheart. Ilista mo na lahat yung mga utang natin para mabayaran natin lahat yan, ha? Matagal ko nang nailista. Ang total nun, 20,000. 20,000? Hindi may iiwan pa sa ating 130,000! Malaki pa rin! Tama-tama. Sa din ko, may sabong magagamit ko. Oops! Anong sabong? Anong sabong? Sabong, ha? Bakit? Porky pa napakadaling kitain nun, eh. Sandali mo rin nalaspagin? Toy! Hindi malalaspagin. Ismael, magbago ka na ngayon simula pa lamang, ha? Tama! Magbago ka na ng ugali mo at maging isang mabuti at responsabling ama ng tahanan. Tama! To Salem! Kasi, kuidaw, pagka ikaw eh, ganyan ang ganyan, baka iwanan ka ng kapatid ko si Matusalem at hindi ka na makakita ng ganyang beauty! Talaga! Daddy, magkakaroon kayo ng 150,000? Ito naman kung makapagsalita, para kang nakadilig ng milagro. Eh, Daddy, ang laking pera niyan eh. Ano kaya itsura ng 150,000? Basta yun eh, akin kinita yun sa pagbebenta ng kotse. Kahit na ano itsura ng 150,000, palagay ko napakaganda sa paningin yun. Eh, napakasarap pagmasda ng 150,000. Oh. Eh, Daddy, kailan niyo makukuha yun? Bah, bukas. Eh, kakas lang nung bumili ng kotse yung check-in niya. Di, Daddy, pwede ko nang bilhin yung matagal ko nang bini-window shopping na t-shirt sa Cubao. T-shirt? Uh-huh. Magkano yan? 700. 700? Kamahal naman ba? Ginto ba ang sinulid niyan? Hindi bali, 700 chicken feed na lang yan dahil magkakapera na tayo. Yun, chicken feed. Umandar na naman ang bakulunin yung mag-ama, ha?
Hindi nyo malaman kung saan dadalhin yung kikitain mo, ah. Hindi pa dumadating, you're already counting your eggs. Hindi pa nahahatch. Sigurado na yun. Ocho, para bang walang katapusan ang gagawin yung paggasta, eh. Para bang lumalabas lang sa gripo, no? Alam mo ba, ang pinakamagandang gawin dyan sa perang yan, pag dumating na, bigay nyo sa akin. Ba't naman bibigay sa'yo? Hindi, bibigay nyo sa akin. Yan lang pala pinagpuputok ng butsin mo. Bibigay nyo sa... Hindi pa naman ako tapos, eh. Bibigay nyo sa akin, lalagay natin sa bangko. Ilalagay lang natin 4 cases of emergency katulad ng panganganak ko. Sabagay. Oh, pagkakagastahan yan. Sabagay, hindi bali, sa panganganak mo. Maski ka nga, dahil araw-araw daw kikita kami, sabi ni parin ni Rambo. Jumbo. Nakikita kami araw-araw. Kanya, maski mga naka-araw-araw, maski si Sarian, kaya-kaya natin bayaran ngayon. Talaga? Oo. O, paano naman yung ating mga utang? Nakahaba ng listahan ko. Babayaran natin lahat yan. Bukas na bukas, papuntahin mo lahat yung kolektor na yan. At tatapalan natin ang pera at mag-a-advance pa tayo. O, sige. Siguro naman, Daddy, pwede niyo akong bigyan ng puhunan para magtayo ng gutuhan dito. Gutuhan? Maski tatlong gutuhan. Magpatayo ka ng donut stand, hamburger stand, hotdog stand, maski grand stand. Ayan, para makatulong so, naman ako sa income natin. Para lahat tayo masaya at saka masagana. Parang Pasko. Oo. Relax lang kayo. Bukas, nasa atin ang pera. Just wait. Nga po kong magagandang kasing ganda ng kanyang lolang mabuting hindi nagmana sa ama, etc., etc. Wala yan. Marcia, sabihin mo nga sa mama ang nangyari sa atin ngayon. Spit it out. Ay, wag na, Marcia. Naikwento na sa akin ni Matutina. Lahat-lahat ikinimento na sa akin ni Matutina. Sabi na sa'yo eh. Ha! Walang makakaila dun eh. Sa halagang 150,000, nagkakaganyan ka para kang anak ni Onassis? Mabuti naman yun, nang para hindi niyo naman ako nilalait pagpunta niyo rito. Aba naku, Sus Mariose, para sabihin ko sa inyo ng totoo, yung 150,000 na sinasabi mo, kikitain mo. Pambili ko lang ng pagkain ng aso sa bahay. Dahil sandamu ka lang aso sa bahay. Hirit. Pinagkinumparan niyo pa kami sa aso. Aba, para kang ano eh, hindi ka mapalagay. Akala mo, nagyayabang ka ng ganyan, akala mo. Ano ka ito ba? Parang anak ni Onassis. Parang anak ni Onassis, kung kumilos-gilos. Eh, pasensya ka niya. Bihira naman makahipo ng 150,000 yung asawa ko eh. Naku, kinukonsumi mo akong talaga. Udas talaga. 150,000. Kanya, 150,000. Parang gusto kong bumili ng maraming hogmas. Para? Pagkain naman ng baboy. Udas! Barabas! Estas! Talagang ako'y kinukonsumi mo. Kinukonsumi mo akong talaga. Hindi mo na ba ako tatantanan ng pagkonsumi sa akin? Hindi ko naman kayo kinukonsumi. O ano? Anong ginagawa mo niyan? Hindi ko ba naman kayo konsumihin? O ano? Hindi ko kayo maaaring bigyan ng sama ng loob. Hindi pa yan. Anong ginagawa mo niyan? Anong ginagawa? Na kinukonsumi mo ako, binibigyan mo ako ng sama ng loob. So yung pupunta ako dito, nilalait mo ako. Hindi mo ako nire-respeto. Ganun ba? O ano, anong tatawa-tawa ka dyan? Naku, kayo, maaari ko ba naman? Naku, makaalis na nga dito. At ako'y nabubwisit na akong talaga. Para sabihin ko sa inyo ng totoo, ito, tandaan mo ha. Ako inis na sa'yo. Inis na ako sa'yo. Talagang para sabihin ko sa'yo ang totoo, ito ang sinasabi ko sa iyo. Bakit, tandaan mo sa iyo, kokote. Na tuwing pupunta ako dito, ganyan, ginagawan mo ako ng ganyan. O ano? Ano, hindi ko kayo ginagawa ng ganyan. Ay, bakit? Bari ko ba kayo? Hindi ko kayo maaaring bigyan ng sama ng loob. Bakit hindi pa sama ng loob yung ginagawa mo sa akin? Abay, ba't ko kayo bibigyan ng sama ng loob eh? Masama na yung labas nyo. Hindi nagkasama-sama masama sa inyo. Ano bang ibig mo sabihin sa akin, ha? Sa mga ginagawa mo yan? Masama ang loob, masama ang labas. Ako'y makauwi na. At hindi na ako makakatagal, uuwi na akong talaga. Break. Talagang uuwi na akong talaga. Uuwi na kayo? Oo. Ba, hindi na nyo hihintayin? Ang alin? Napagtabuyan ko kayo. Huda! Demonyong gala! Naku, tandaan ninyo. Ako, makukonsumi lang kayo. Makukonsumi lang kayo. Naku! Ba't wala yata kayong bodyguard? Susungangain. Lalayan mo yung lola mo dyan. Hindi na bale. Lalayan mo baka makatay dyan. Maraming mangangate dyan ng baboy. Ako, John. Palagay ko eh, eto na yung mga kolektor eh.
Eto. Nandiyan ba di patuloy mo? Patutuloyin ko na ba? Patuloy mo na. Alin na kayo, tuloy kayo. Ba. Lahat yan? Ah, oo. Kala ko may rally ah. Kolektor lahat yan? Oo, kasi yung kinukuna natin sa bigas, sa ulam, sa tinapay. Ha? Marami sila eh. Maghintay muna kayo sandali at dadating na ang grasya natin. Hinihintay ko rin eh. Maupo muna kayo. Marcia, ipagbukas mo nga sila ng kwan. Nang pagbukas mo sila ng bintana, mainit eh. Oo. Madami. Naku, tingnan mo yan. Excited kasi ako eh. Eh, dahil 150,000 yung... Dadating ba talaga, ha? Sige. Dadating? Dadating, oh. Pikpik mo na muna ito. Oo. Oh, nabasa. Sandali lang, ha? Hintay lang kayo dyan at... Ako na. Hindi kumakatok lagi. Uy, ito. Andiyan ito pala. Smile, tuloy ka. Sandali lang. Matitali mo. Tali kayo. Magandang laga naman. Baupo kayo. Diyan natin sandali. Mel, at mamaya pagdating ni Rambo, ni Jumbo. Baka tayo magpapartihan dito. Sino ba sila? Marcia nga pala, si Ismael siyang kapartner ko sa Hanap Buhay eh. Siyang kaisplit ko. Siyang kanyang asawa niya, si Matusalem. Pero ito pa, pahuhulaan ko sa'yo. Pag nagsalita yan, siguradong mahuhulaan mo kung sino siya. Oh? Oo. Kamusta kayo mong dyan? Kapatid ni Mato! Exactly! You hit the jackpot! Upo ka! Salamat ha! Matusalem? Aha! Matusalem! Upo! Di ba yung Matusalem yung una sa Santa Cruz de Mayo? Oo! Yung matanda doon sa... Ba't naman Matusalem? Ang papangit ng pangalan niya, Matutina! Matutina! Matusalem! Sampo kayo, huwag mo na sabihin yung iba. Oo, mahaba eh, ano? At pagkuntay tayo, ha? Darating na yun, si... Jumbo. Ay! Ayan. Ano? Kumusta, Jumbo? Kailan tumama ang pangalan ko? Paano? Kailan tumama dahil maraming pera yan. Ito, dala ko ng 300,000 cold cash. Komisyon nyo. Ayan, komisyon. Buksan natin muna. Tintahan natin. Uy! Parang ay mabukas, ha? 300,000. Jan? Oops. Takpan mo. Parang hindi ako sanay. Nakakasilaw yata. Kukuha muna ako ng konti. Bakit? Ay, oo nga pala. Pagbabayaran mo yung mga nakapilar yan, talpakan mo ng kurta. Saka na tayo magpartihan mamaya. Ayos. Puka! Jumbo. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Laging tama ang pangalan ko basta may... Ba, 300,000. Mari bandito mama yan. Isa nga pala. Meron ba tayong bebenta ulit na sasakyan o ano man? Meron pa. Mercedes-Benz din. Benz din ang bebenta natin. Nasa bahay ko na. Siguradong jackpot na naman tayo dyan. Teka. Parang gusto ko ng partihin eh. Sila ko. Pero alis na nila. Sila ang dalawa yung benta sa akin ng kotse. Ito ang dalawa. Sino? Yung dalawa to? Bakit? Isabel, kami nga nagbenta. Magyari po kasi, ang binenta kong kotse sa inyo ay Carnap at Hatcar. Carnap? Aba, ba't akong, ba't kami... Kaya po, sumama kayo sa amin. Aba, kaya muna, ba't kami sasama sa inyo? Eh, hindi naman ako, kami lang ang nagbenta. Ayan hong may-ari na kotse. Yan. Kaya si Scramble. Kayo ba? Aba, hindi. Ano hindi? Aba, ikaw. Ikaw ang may-ari ng kotse. Kanya dapat. At siya isama nyo, hindi ako. Pero kailangan sumama kayo pareho para kayo maimbestigahan. Ba't pati ako eh? Siya lang naman ang ako eh. Nagbenta lang ng kanyang property. Bakit naman ako nasasama? Siya nga naman mo! Hindi naman masamang tao asawa ko eh. Siya pala naman ang nagbenta eh. Di siya na lang ang dalin nyo. Hindi po pwede. Mangyari ako kasi kailangan sumama rin po kayo para kayo maimbestigahan. Yun na nga eh. Pati naman ako imbestigahan pa nyo eh. Siya naman ang kanyang may-ari. Ako naman... Aba! Eka! Mukhang malaking party, ah. Lola, buti dumating kayo. Bakit? Eh, si Daddy inuhuli ng mga pulis dahil daw yung mga binibenta niyang kotse ay mga Carnap. Sinasabi ko na nga, be. Naku. Inuhuli ng pulis? Oo. Mamang pulis, totoo ho yung sinabi ninyo na may kasalanan nga siya. Pero po. Pero si ho may ari ng kotse. Oo, si Rambo. Hindi dapat siya huli. Hindi. Ano ngayon ang pasya nyo? Dadalin nyo? Dadalin ko po sila para maimbestigahan, oh. Sandali lang, oh. Pwede ho bang makausap ko muna siya? Opo. Bago nyo dalhin. Opo, sige.
dyan, yung buy and sell, eh hindi ako conforme dyan sa buy and sell dahil ganyan nga, may nakaw pala, hindi mo naman alam. Na yung pala yung nakaw na binibenta mo, napapapasa-pasa-pasang ganyan, maraming koleksyon. Sandali lang, Ma. Marcia, kunin mo lahat yung pera pinamigay mo dyan. Balik mo rito. Hindi atin yan. Bakit? Pinagbabayaran na? Oho. Yan ang hirap eh. Kunin mo. Kukunin namin muli yung pera. Bayad na ako ito, ha? Eh, bayad na nga, eh, masasama kayo sa asunto. Kaya yeah, maka-accomplice kayo dyan, hindi natin pera yan pala. Balik nyo rito. Ano yung sinasabi nyo, Ma? Masamang bisyo yung ano, yung nag-aana buhay ka ng buy and sell ka ko. Dahil yan ang buy and sell, karamihan dyan nakaw pagkatapos pinagbibili. Hindi maganda yan. At ikaw, sa palagay ko, magmula nung ikaw ay ipinanganak, kakambal mo ng kamalasan sa buhay. Oo nga ho eh. Malas na malas kang talaga. Lahat ng negosyo mo, kundi palpak, na ano ka, mga peke. Ayan. Malas nga ho ako eh. Sobrang kamalasan mo.